Purchase your tracks today. So yung what's up mga kabitiyo, bre ko. Nandito tayo ngayon sa Flea Market, you know. Kasama si Baby Gary. May sub sa likod. So yun, pasukin natin to dahil off natin ngayon. Meron tayong kukunin kay paring paper din kaya tayo nandito rin. So yun, bigyan natin ng mabilisang ikot to. So yun guys, at nandito na nga tayo sa loob. Yun. Dami nakapila sa pagkain dyan. And then sobrang dami ng tao nung araw na yan at grabe. First time namin ma-encounter yung ganyan kasi nga nag-open na yung county dito na pwede nang walang mask. Kahit magpunta ka sa indoor or outdoor parang gathering, so allowed na sila na walang mask mga kapatid. So kaya nagdagsaan talaga. Plus ang dami nang nag-open dyan sa flea market na yan. Dami nag-open ng mga stores. Tsaka yung mga pagkain, sobrang solid. Tapos may DJ na rin sila na malupit. Kaya hindi ko ma-record dahil nga merong music. So hindi ko kayang ipasok dahil makaka-copyright tayo. So yan, pinapakita ko dyan yung sobrang dami talaga kung lao ko ng open hanggang dun sa dulo. At yun, samahan nyo ako. At dito ko nag-start mag-record na yan. Na may sinasabi ako dyan na yun nga, hinahanap ko si Kapatid P4 did, kasi dahil kaya ako nagpunta dyan dahil may kukunin tayo kay Kapatid P4. Yun, beer, parang nauho yata tayo dyan. Yan, and then pinapakita ko kung nasinasungung hanggang saan yung mga boot yan na nandyan. So ang ganda, sobrang ganda dyan kapatid, lalo na napakadaming open. Grabe, parang bumabalik na talaga sa dati ang mundo. Yan, sobrang daming tao. Oh. Yan, boot yata ni Vintage Ratchet. Ayun siya yung nakapula. Si L Vintage Ratchet. Yan. At yan, nag-start na ako dyan maglakad-lakad mga kapatid. At nakakahiwaga kasi sobrang dami ng tao. Parang hindi ka na sanay makipaghalubilo sa mga daming tao dahil yun nga gawa ng COVID. At yun, tamang silip lang ako ng mga mauhok natin dyan. Yan, medyo mayroon tayong tinigilan dyan ng mga store. At medyo maganda yung mga sombrero at mga items niya. So sinilip din natin yan. At nakipagkwentuhan ng saglit sa may-ari. Dahil yun nga, lumapit sa atin na at na nagkwento ng konti na yun nga, maliit pa daw yung kanyang mga dinalang mga gamit na nandyan. So sabi ko naman, wow, so marami siyang stocks. So yun, pinasok at sinilip ko. Nakakita ko dyan ng pirates ang alam ko eh, kaso hindi natin kinuha. Ayun siya, lumapit na sa atin siya at tinaya naman tayong pumasok at hawakan ng kanya mga gamit mga kapatid. Yan, nag-alukay tayo dyan, wala tayong nakuha. Tapos yun, nagtingin-tingin lang tayo dyan kung baka nagbabaka sakali tayo na meron tayong makuha dyan sa kanyang store. So yun, meron tayong naipong pirates pero hindi ko kinuha yan. Sayang, dapat pala inas ko na kung magkano. Baka mamaya, mura lang siya. So, sayang. Kakainis. Yan, at nagpatuloy ako sa aking paglalakad dyan mga kapatid. Yun o, nakita mo ba yun? Nakasheck si kuya. Hindi ko napansin yun ha. Yan. Tamang lakad tayo. Welcome to San Jose. Yan. Yan. Tamang lakad lang tayo mga kapatid. Medyo nakakaya dahil nakataas yung kamay natin dahil sa phone. Yung iba natingin. Yung iba makala ta sila yung minibideoan. Pero yun, pumasok ako dyan at may tinignan ako mga ilan na sombrero dyan. So, check natin yung mga jackets. Din dyan na magaganda at solid. So, yan.
sinipat din natin yan kung merong anong merong mina diyan at baka makajak pa tayo. Yun. Dami rin kakaiba yung Dodgers na yan. You know, Expos. Yun. Blue Jays. Yan, kukunin ko sana yan, pero madami ng sombrero si Cali. Hindi ko na kinuha yan. Dami ding mga ganda, pero yun nga, hindi yung sa pulsa hinahanap natin na sombrero. So, tamang ikot lang tayo habang timing at tempo. May kukunin din naman tayo kay kapatid Pibor. So, naglakad-lakad na rin muna ako bago pumunta sa kanya. Yan, nag-anong ka tayo dyan. At yun, may nakita akong jacket dyan na boost. Yun, sobrang solid din nun. At yun, nagpatuloy tayo sa ating paglalakad. Wala tayong nakita, mga kapatid. Eto guys, nakakatawa. Dahil sa Pilipinas lang meron ito at na-experience nito. Para siyang baratilyo, mga kapatid. Kung hindi nyo napapansin, talagang baratilyo style siya sa atin. Yung iba hindi nakakalam ng baratilyo eh. So yun yung mga para pag magpe-fiesta. Yun yung mga katabi ng mga perya, mga kapatid. At ito pa, ito ang pinaka-social na baratilyo na nakita ko. Merong mga PS4, PS5 dyan. At may mga controller pa, nagkalat lang. Diba? So kung nagana talaga yan, kung gusto nyo magpadala sa mga kamag-anak nyo, grabe, dito ka pupunta sa flea market na to. Sobrang solid. So syempre, anak ng karpintero, munti ko nang maibili yung tatay ko dyan, pero yun nga, I think halos lahat ng gamit meron na yung tatay ko. Talagang yung iba, mga manual pa, mga nauna pa nung una niya pa nakuha. Yun. At yun, umikot ulit ako, naglakad-lakad ako. Yan. At syempre, yan yata ang pwesto ni kapatid Pibor. Yung side na yan. At yun, pumunta tayo ito sa butyan ni kapatid Percy. At nakausap ko rin yata dyan si kapatid Percy. Yan. Mahilig siya sa mga ganyan ngayon, si kapatid Percy. Mahilig siya sa mga damit. At yan, mga kanyang, pwesto yan. Yan, may mga ilan din siyang sombrero. Pero hindi tayo tumira ng sombrero talaga. Talagang meron lang talaga tayong kinuha kay kapatid Pipor. Kaya tayo pumasyal talaga dyan. Yun yung ating pakay. At yun, hinahantay natin si kapatid Percy at tabatiin natin saglit. Para yun nga, you know. So busy siya, napangiti si ate. Yan, so yun. Yan si kapatid Percy. Yan. So hindi nyo naitatanong, isa rin siyang rapper dito sa Bay Area. So soon makikita nyo at baka may mga ilalabas silang kanta at paparinig natin sa inyo, mga kapatid. Yan. So more on sapatos siya tsaka damit, yan yata yung sinasabi ko dyan. Lakas kasi ng sounds eh, kaya hindi ko talaga sayang. So yun, nagpatuloy ako sa aking paglalakad dyan at yun, tamang sipat lang tayo, mga kapatid. Tingin-tingin tayo ng mga mahalungkat natin dyan at baka tayo makapulot ng ginto. Yun o. Yun. Ang daming mga maganda. Kaso nga lang, mga kapatid, yung mga presyo talaga rin sa mga flea market na ganyan, hindi na rin biro. Medyo mahal na rin. So talagang marami na nakakaalam ng mga vintage ngayon kung magkano yung presyo nila. Nagiging smart ng iba, nagtitingin sila sa eBay or nagtatanong sila at marami silang connections. Grabe na talaga yung game ngayon. So swerte yan na lang talaga yung mga ginagawa nila, kapatid po. Talaga asin yung mga nagbubukas na sa labas, yung mga naglalatag sa labas, yun yung mga mura na nabibili nila. Pero yung iba, yung mga tao doon, talagang alam na rin yung presyuan sa vintage game. So talagang talagang may pera sa ano, kumagsano sa vintage. Swerte yan na lang talaga kung makakakuha ka ng sobra. Ganda yung mga ganang items. So yun. Yan, ultimo, meron din sila mga vape dyan. Yung mga vape ba? Yeah, vape.
tingin-tingin din ako kasi ang gaganda eh. Ganda ng mga style nila, is 2 scenes sombrero. Pero for sure may kamahalan yan. Hindi yan basta-basta. Yun. Yan, nagpatuloy. Ang daming tao, grabe. Kung makikita nyo dyan sa video na yan, sobrang dami ng tao. Grabe, nakakahiya pa nga kasi nga, daladala ko yung camera at yun. Yan, binigay sa akin niya kasi napatingin ako yung binigyan ako ng sticker ng mga yan. Sobrang solid. Yan. Tingin-tingin ako naglalakad dyan at tinitingin ako yung mga bawat. Baka mamaya merong mga nakaligtas sa mga ninja dyan. At baka swerte tayo na makadampot tayo dyan. Yun oh. Grabe, sobrang dami talaga. Mananawangin yung mga mata sa sobrang dami ng mga nakalatag. Pero dyan, wala masyadong hats eh. More on ano sila, tees. More on damit sila, tsaka mga jacket. So, ginawa ko lang talaga dyan. Nag-ikot-ikot talaga ako para lang maipakita sa inyo kung ano yung meron dyan sa flea market na yan. Yan yung mga kamerang luma na nakita ko. Yan, sobrang solid. Kung mga ano ka talaga, vintage collector ka. Sobrang solid. At yan. Yung kabilang side talagang parang baratilyo eh. Oh. Mga nakalatag lang. Yun. At dyan ko nakita si ate. Yun o, oh, nakaupo siya. Na kumakaway pala sa likod natin dahil patapat sa kanyang camera. Yun. Oh my God! Wow! At dun, nung araw na yun, si Bricks Parungaw ay hindi na mahilig sa laruan ng pambata, mga kapatid. Grabing sobrang solid ni ate doon. Talagang medyo kinilig tayo ng talagang tumingin tayo sa kaliwat, sa kanan at sa likod at baka mamaya ay may nakatingin sa atin. Yan. Buti na lang ay mag-isa tayo doon ng lalakad, mga kapatid. Talagang grabe si ate. Medyo friendly si ate. Nakakatawa dahil ganun yung pinakita niya sa ating vlog. Yan. So, yan. So, tingnan nyo guys, napakadaming tao na talagang open-open talaga yung flea market sa public talaga. Nung iba, wala ng mask, kasama yung mga bata. Yan yung sinasabi ko sa inyo na parang baratilyo sa atin sa Pilipinas. Mga nakaganyan lang. Ang grabe, na-feel ko talaga na parang malapit ako sa amin nung nakita ko yan. Yan, grabe. Yan, may mga damit din. Na parang talagang Pilipinas na Pilipinas yung style talaga. So karamihan dyan mga syempre yung mga kapatid nating mga Meksikano, mga kapatid natin yan. Sobrang dami rin natin ng tropang mga kagaya nila na nagtatrabaho sa mga ganyan. So sobrang solid. At yun, dami ko nakita mga laruan dyan yan sa store na yan. Grabe, may mga nakita pa akong Ninja Turtles dyan. At yung mga wrestler. Yan, grabe, sobrang dami. Talagang parang hindi mo ma-imagine nung bata ka, pinapangarap mo lang magkaroon ng isa, dalawa. Ngayon, grabe oh, ang dami nakakalat dyan. At makukuha mo yan sa murang halaga. Yan, yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga WW, talagang pang-wrestling. Yan. May mga Ninja Turtles, may mga Barbie. Yun. Yan si Thanos, lupit. Grabe, mga Lego. Sobrang solid, parang naalala mo talaga yung pagkabata mo diyan. At after na nakakita ko ng mga Blancong Hats diyan. Chineko din, nagtitinda rin sila ng mga Blancong Hats. You know. Pero yun nga, hindi natin syempre ano yung mga yan linya. So, parang yan yung mga new school na blanco na ginagamit sa mga baratilyo, ganyan, mga ganyan. So, yun. At nandito na nga tayo finally sa last destination natin sa boot ni kapatid P4. Yan, ang boot ni kapatid P4, mga kapatid. At dami niya rin latag. So, magkatabi sila ni kapatid Percy dyan sa anong yan, yun si kapatid P4, naka pinstripe, single line,
two-tone Chicago Bulls. So, yun. Grabe, solid yung mga tinda ni Kapatid P4. At huwag ka murang-mura nyo lang mabibili yan. Ayun si Kapatid P4. Alam niyo na, walang iba. May hinahalungkot siya. At yan yung pakay pala natin, guys. Kaya tayo nagpunta dyan. Para kunin yung iabot ni Kapatid P4 na nakuha ko sa kanya. Which is yan, yung Texas Rangers na Sharks Tooth. Wool siya, mga kapatid. Sobrang solid at linis pa. Sobrang solid yan. So, swerte natin at ako nanalo sa bid. Wala nang nagtangka. Grabe. Kumikin lang, oh. Yun, syempre. Pinagpatuloy natin ang paglalakad at nilagay na natin sa kalesa ni Baby Cali. At, yun. Naglakad-lakad tayo at nagbabaka sakaling, ano, may makita pa tayo. And then, nung time na yan, siguro, minute ko na lang muna si Kapatid Pao dyan. Kasi nauna ako sa kanya bago siya pumunta dyan. Kasi nasa labas na kami. So, sinabihan ko na lang siya na nandito na kami. Yan, talagang daan-daan na paglalakad ko dyan eh. Nakakalula yung camera pag umikot eh. Dami pa rin talagang tao, sobrang solid bago ako umuwi dyan. At yun, makikita nyo dyan si Kapatid Pao. Dala-dala niya may huwagang talagang ano yan, truck. You know, tinignan niya yung ating salakos syempre. At kasama niya si Percy. So yun. So yan, dyan na ako magpapaalam, mga kapatid. So yun na yung huli nating station. At maraming salamat sa mga sumusuporta at na nanonood dito talaga sa akin. Sorry talaga ngayon lang tayo nakapag-upload. Sobrang busy natin yung Baby Cali. So, abangan nyo ulit. Samahan nyo ako sa susunod. Maraming salamat, mga kapatid. Peace.